afternoon na super late vlog. Nasundo ko na si Liam. Pauwi na kami. Ito na kasi sa aming lift. Tignan natin kung anong ginagawa ni Lance. Ito na kami. Ay, nakasarado yung pit. Sila nasa may kusina. Okay, na-chub-chubi ka? Wawa naman na. Saan? Ano? Oh. Susumbong na. Yan, tapos ano kanina pala pag uwi namin, bago kami umuwi, naangod-ngod daw to, sabi ni nanay kasi pinapagapang ni nanay sa may lapag. Ayan, no, medyo namagayang kanina yan, magapang nga ngayon yung ano niya, muso. Magang magayang kanina yung pagdating namin kasi naangod-ngod. Gumagapang siya yun, medyo ano pa rin yan. Ayan, nakakita niya, ayan, no, magao. May ano pa, maga pa yung ilalim ng lips niya, ayan, no. Sa taas yung sa upper lip. Ayun o, oh, kita yung, ayun, nakita pa yung maga. Ayun o, oh, may bukol o. Oh. Ayun o, oh, may ano pa. Medyo maga pa nga ng konti. Ayun, anak, puro ka ano ngayon, disgrasya. Ah. Good morning. Hello, hindi ko natapos yung vlog kahapon kasi nataranta kami kay Lance. Ay, nako. Maya kwento ko na lang kung bakit. Munti ka kami tumakbo sa ER kahapon. Anyway, ayan, mag-grocery muna kami. Wala na kaming kakainin ngayong lunch. Ano na, mag-alas 12. Ano oras na? 11:15. Ang init. Dito na, dito na. Saan mo punta? Nakalimutan mo na? Bilis mainit. Grocery muna tayo sa Sheng-Shong. Baba muna to. Lang, lang, lang. Tapos kanina pala pagising namin nilalagnat siya. 38.3. Tapos pinayon naman agad namin ng gamot. Putin. Wala na. Pinawisan na siya agad. Dito tayo, dito tayo. Here, here, here. Uy. Kulit. Kamakulit ha. 650 for 2 yung silver compret. Kuha tayo ang dalawa. Kamaya na nga. Meron ditong galunggong. 899 per kilo. Tamban yan, diba? Oo, tamban. Slender shot. 599 kilo. Bango 699. Sige, touch mo. Pagdating kaya. So, ito na lahat ang ating pinamili. Pinabi na ni nanay yung iba eh. Yan, bumili ako ng strawberry na kasale to. 245 lang. Kiwi. Okay na yun. Kiwi. Tapos, merienda namin mamaya. Kasaba to, no? Yung fried tapioca. Hindi ko sure eh, pero... check natin yan. Tigman natin mamaya. Tapos, onde-onde. Yan. Request ni Nana yung cracker. Buy one, take one, 360. Okay, yan. May nilabas ko, pwede nalipit. Yan. Bumili siya ng Tekwan. $2. Puro kami prutas eh. Yan. Butter. Ito na, ilagay mo na sa ano. Matutunaw na. Butter. Magninilaga ako one day. Kaya maganda, meron lagi. Para kung walang maisip na ulam, pakuluan lang yan. Nilaga na.
si Lately ang nag-request ng Shopaw. Oo. Tapos mag paadobong paadaw si Mother. Ayan. Bumili kami ng paa. Wait lang, nak. Wait lang. Ayan, paa. Tapos ito. Yung frozen chicken. And buy one take one to. $155 dalawa. So dalawa na binili ko. Panghalo sa steam fish. Sandali lang. Ay, nalaglag. Steam fish. Ito mga gulay-gulay. Talong. Lettuce. Oh, wait lang. Bell pepper. Oh! Ingay ni Lance. Wait lang. Kamatis. Tatapos na. Ay! Potato, 5. Tumapon na. Huwag sa freezer. Sa ilalim lang. Yung maliit dyan. Frozen, salted veggie. Hindi! Cucumber. Tapos, ito yung pinakita ko kanina. Yung silver pomfret na fish. Malansay, hindi ko na ilalabas. Tsaka yung bumili ako nito. Parang milk tea yan eh. Pag pinagsama mo itong dalawa. Yung soybean milk and yung grass jelly. Parang Parang milk tea. Sarap. Tapos, eto naka-buy one take one din siya oh. Sweetener. $160, dalawa na siya. Diba? Okay na. Tapos, eto. Para pang egg drop soup or pang lagay sa mga pagkain. Yan lang. Sige na, dedede ka na. Hello, sumali. Malabo. Yan. Ano na, 1:30 ng hapon. Tutulog na sila. Ito, dumedede. Medyo may ano pa rin siya. Ilalagnat na naman siya. 37.9 na yung temperature niya. Kanina 37 lang. Bago siya natulog. Yun, kahapon kasi. Ito, kwento ko na yung nangyari kahapon na 37.9. Kahapon kasi. Pinaliguan ko na siya, tapos pinainom ko na siya ng vitamins, diba? Sa kagustuhan kong maubos niya yung natitira dun sa medicine dropper, na, parang nalakasan ko yung pisil ng dropper, pero nakaupo siya. Hindi ako nagpapainom ng, simula nung natuto siya umupo, never na ako nagpainom ng vitamins siya na nakahiga. So, nakaupo siya, pinisil ko ng medyo malakas para lumabas agad yung natitirang konting-konti lang naman na natira dun sa dulo ng dropper. So, kagustuhan kong masimot. Ganun ginawa ko. Tapos, alam nyo ba nangyari? Siguro parang na-choke siya sa hangin, sa lakas ng pisil ko. Tapos, na medyo nakaharap pa siya sa electric fan. Hindi ko rin alam kung ano yung nag-post nung na-choke siya. Tapos, parang nahirapan siyang humiga, nag-gagag siya. Tapos, nakita ko nangingitim na yung labi niya. Nataranta na ako. Tapos, parang may gusto niyang sumuka. Yun na. Nagagag siya. Tapos, lumabas ako ng kwarto. Tinawag ko si nanay. Sabi ko, Nay, si Lance nangingitim. Sabi ko ganyan. Tapos, sabi niya, ba na nangyari? Tapos, yun sabi ko, eh, pinainom mo vitamins. Kaya, kinuwento ko. Tapos, tinaktak-taktak niya. Inano niya. Kasi ako na, nataranta na ako. Tapos, yun. Inano niya, sumuka siya isang beses. Tapos, hindi pa siya, nung nakasuka siya, medyo parang nagagaging pa siya. Sumuka pa siya ulit. Pangalawa, yung pangalawa, konti na lang yung sinuka niya. Yung una, medyo madami. Yung lunch namin, nasuka niya lahat. Tapos, yun, medyo kumalma siya. Sige. Tapos, medyo kumalma siya after that. And then, normal na ulit siya. Inobserbahan ko siya kahapon, okay naman. Kasi nga, natatakot ako dun sa yung sa aspiration yung napupunta sa baga, yung mga
yung mga liquid or natakot ako ma-aspirate siya. Yun. Kaya nawala na, hindi na ako nag-vlog kahapon after nung pag-uwi namin ni Liam from school. Kaya ngayon na ulit ako nag-vlog, ngayon nilalagnat naman siya. Nagigilty ako, feeling ko ako yung reason kung bakit siya nilagnat. Pero sana umukay na siya. Kanina na painom na namin siya ng gamot ng 10 o'clock pagising kasi ang taas ng lagnat niya, 38.3 nung nagising siya. Ito pa niya. Nung nagising siya, medyo pagsalat ko kasi dito niya, ko init naman. Tapos kinuha ko siyang temperature 38.3. Tapos nung pinainom, nung napainom na namin siya ng gamot, bumaba. Yun, pinawisan siya. Kaya sabi ko mabalengke kami kasi grabe na yung pawis niya kanina. So feeling ko, sabi ko baka okay na. Tapos ngayon naman natulog na siya. Tumulog 4 hours pa lang. 30 minutes more pa bago mag 4 hours para painumin ko ulit siya ng tempra. Tulog pa siya. Bago siya natulog, 37, kinuhaan ko siyang temperature pag uwi namin. Tapos ngayon, 37.9 na. Pag ganito na, wawalan ako ng ganang kumain, wawalan ako ng, basta, wawalan na lahat ng gana. Parang gusto ko nakatutok na lang yung attention ko sa kanya. Yun. Sinatay sumili. Ay, nako yun. Kaya, sana maging okay na siya. Pag hindi pa, pag nilagnat pa rin siya the whole day, baka bukas dalhin ko ulit siya sa pedia. Natatakot ako baka yung sa ano as na aspirate, pero nabasa ko kasi kung konting amount lang naman ng liquid yung napunta daw sa baga. Baka may nagising kaka chismis ko. Hello. Hi. Kung konti lang naman daw, makukure naman daw ulit so yung init niya. Kumusta ka na, bunso? How are you, my love? May bubo ang bebe ko. Inumpay naman ko na siya ng gamot ulit. Good morning! Punta kaming pedia. At nilagnat pa rin to kanina. Pero bumaba na yung lagnat niya kasi pawisan na. Pero baka pagka wear off ng gamot uminit na naman kagaya kagabi. Wala kaming tulog. Gising ako magdamag, kakaban tayo sa ang pawis. Hindi namin alam kung bakit siya nilalagnat. Na number na 37. Ito na kami sa clinic pero pumunta muna kami dito sa KFC para magmerienda habang naghihintay. Ang tagal pa, alas 12. Sakto alas 12 na. Ang haba pa ng pila dun sa ano, sa may clinic, grabe. Order muna kami ng burger and fries with Milo. At ito ay 37.3 yung lagnat niya kanina nung chinek siya sa clinic. Tapos ngayon parang wala naman. Parang normal na normal lang siya ngayon, no? Pauwi na si Daddy hanggang 30 lang yun. Tapos na kami sa pedia. Punta muna kami Tampines para mag-lunch. Ano number na to? Yan. Mayan ako ulit magkwento at ito na pala yung bus namin. Basta meet na namin si Daddy sa may bus terminal para mag-lunch. Sakay na kami sa bus. Silang Zeta. Inaantok pa to kawawa. Hindi makatulog ng ayos. No, sleepy baby na yun, bebe namin. Ayan, si nanay, tsaka si Leo. Good morning! Hindi na ako nakapag... Churo. Hindi na ako nakapagpatuloy mag-vlog kahapon kasi pag-uwi namin, antok na antok ako dahil wala talaga akong tulog. Natulog kasi ako kahapon 5 a.m. na dahil minomonitor ko yung lagnat ni Lance. Tapos hindi rin siya makatulog ng tuloy-tuloy kasi pinupunasan ko siya. Siyempre pag pinunasan, nalalamigan siya, nagigising. Ayaw niya ng pinupunasan kasi hindi ko siya tinigilan ng punas ng bimpo.
nung isang gabi, nung nilalagnat siya. Kasi nga, hindi bumababa yung lagnat niya. Puro 38. Bababa after niya umiyam ng gamot. Tapos, akyat na lang. Ay, dede. Wait lang. Ayaw naman dumede. Kala ko didede eh. Ayan. Ayun. Sana ba ako? So, natulog ako kahapon, maghapon. Alas 7 na kami nagtagising ng gabi. Tapos yung kumain na lang. Tapos tulog na ulit. Kaya wala na akong vlog kahapon. So today is Sunday na. Naliligo na yung magtatay sa toilet. Ako na yung next. Si nanay nagsumba. Pauwi na rin. Sinan sa kaligo na siya. After 2 days. Ngayon ko lang siya ulit na paliguan. And wait anak. Ang gulo ng anak ko na. Hinahablot lahat ng nakalagay sa headboard. Wag! After 2 days, yan, napaliguan ko na siya. Kaya, okay na. And kagabi, mga 8 PM, nilagnat pa siya ng 38. Tapos pinainom ko pa siya ulit ng gamot. And then, tinignan ko, nagigising-gising ako in between the nights. Kung tataas pa yung kanyang temperature. Pero, thank God, kasi ano na, hindi naman tumaas. Tapos, pawis na pawis siya. Hininaan ko yung aircon namin para pawisan talaga siya. Mailabas yung mga toxic sa katawan niya. Kung anong mga toxin meron. Yan. Kaya, maliligo na kami at magsisimba. Hindi ko pa alam kung saan kami after. Kung uuwi na ba kami o aalis pa kami. Wala kasi talaga kaming plano for today. Ayun, kahapon pala. Hindi ko alam kung nasabi ko na na nung nagpa-check up kami, viral lang daw. Kasi wala naman siyang sipon, wala siyang ubo, chinek yung kung may halak siya, chinek yung mouth niya kung may mga sore, kung may tonsillitis, wala naman. So, binigyan lang siya ng ibuprofen kung magiging 39 pataas yung lagnat niya. Pero, never naman kasi nag 39 yung lagnat niya nung 2 days na nilalagnat siya, hanggang 38.8. So, yun lang yung binigay sa amin ibuprofen. Tapos kung lalagnatin pa daw till Monday, ibalik na lang daw. Kasi, sa tinanong ko kung ano, kung dengue, baka by possibility ba na maging dengue. Ang sabi dito kasi, sila dito, nag-order sila ng blood test after 5 days ng lagnat. Yun. Hindi ka tulad sa atin, 3 days lang, diba? Or, kung pag nasa ER ka, yun, diretsong blood test agad. Pero dito kasi, kung mga clinic-clinic, hanggang 5 days lang nila yan ina-advise. So, hopefully, ngayon, wag na munang masyadong tumaas yung temperature niya. Kahapon, mga 2 times ko lang siya napainom ng gamot, umaga at gabi lang. Kasi in between, nung maghapon, hindi naman siya nilagnat. So, today, malikot naman at hindi dal, so no need na to worry. Yeah, sana tuloy-tuloy. Opo, yeah. Tagal nung magtatay, maliligo na ako. Nakadal-dal pa ako din. Yeah, see you ulit later. Hi! I'm okay na po. Thank you. Liam, patingin ka nga dito. Liam. Shh. GGSS daw siya. Okay, ikaw na. Wala na kaming simbahan. Waiting na lang ng bus. Ngat-ngat boy. Ay, ngat-ngat boy. Inangat-ngat mo dyan. Hello, sleepy na. Takatapos lang namin magmas. Hi, Bunsa. Sleep na ikaw. Ay, naantok na. Uy, sarap na to. Naantok na siya. Ayan na. Pipikit na siya. It's like a shape of a bread. Hindi ka na maingay. Naantok na si Bunsa. Na ito na nap time niya na kasi na yun na si nanay at ang makulit. So ito na yung ano Maybelline na super matte ink, pero ano konti lang nilagay ko yung grabe pala ang tingkad pala ng kulay. Ito yung heroine, konti lang nilagay ko yun.
picture tayo. Picture. Harap na. Hi mga pang. Dalo. Dapat lang namin magsimba. Lunch time na. Dahil wala kami maisip na pupuntahan, punta kami ng Changi City Point. Yan, yan ang mga malalapit lang namul sa amin. Tampines, Changi City Point. Dito na lang tayo. Wala kami maisip. Kasi wala, hindi ka naman kami nagplano kung saan kami pupunta. Ano pang order niya? Oo, oh, matusok. Crispy chicken. Ito ulit kami crispy sa aming chicken. Favorite restaurant. Mami, sa Saizeria. Mami, crispy chicken. You want crispy and chicken? And my dessert is vanilla ice cream. Wow. Ikaw po, ano pong order niya po? Anong order mo? Yan? Oh. Pipikabu ka dyan. Wala naman pikabu dyan. Pikabu? Pikabu! Yeah. Yeah, we try lemon. Pizza. Gonna order chicken, pepper. Kailan? Ay, kailan? Kailan man, no? Chicken. Crispy chicken. Tapos ako, chicken, spinach gratin, kay nanay. Spinach and mushroom. Pasta. Lance, 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 sinubusan ko, sinusubukan ko lang ng ano. Parmesan. Ah, yan na. Si Jeff yung nagano. Ay, lakain. Pepe ng almusal si Mac, tapos nilalap niya. May almusal na sila. Oo, nakita ko, nakagbutan ko na buro. Oh, si Jeff yung nagano. Kasi, natapos kumain. Dito kami sa Daiso. Ano to? Naku-curious ako dito. Ang cute, oh. This one. Kami sa Daiso. Ano tong punyo-punyo animal? One. Oh, so cute! Oh, so cute! Inaantok na yan. Ano to, han? I'm so curious. Ano nga yun? Ang dami niyang ano, ang dami niyang choices. Ano, chicken and frog. Twist the nose. Tapos eto, twist the nose. Twist. Twist it. Look what happened. Oh, nice. No. Ay, ano kaya ang ginagawa to? Sabi hindi naman toy or something. Ang cute to. Ang dami niyang ano. Ang dami niyang klase. Ano ba to? Para saan ba? Toy. This is not a toy ba? Or squishy something lang siya. Ito ang cute. Oh, this is a hippo and a mouse. Ang cute. So cute. Cute naman na bebe. Ay, ganito ha, picture na. This gives me a plan. Gusto bumili nito ni William. Pang kuskus. Sa likod. Poopo muna. Tulog pa si Lance. 5:30 na. Merienda muna tayo ng siya. Time for snack time. Yeah, snack time. Kain. Double stroller. Ano, ayusin mo. Ayusin mo, ah. Yeah, is it. Baka kung maigi, ano, kung mabibitawan, lulusot siya. Huwag mo lang higpitan ha, baka naman masyado mong higpitan, malaglag. Lang lang!
Dito kami kay Javi, magti-take out kami. Sa bahay na lang kami mag-dinner para mura. Tapos meron pa ang kirab para bukas. Para bako ni Daddy. Kapoy na, alas 6 na. Sa bahay na lang tayo kakain. Panorin na natin yung ano, family history.